So Lumiritaw, ito pong si nanay, ayaw dito sa kinakasama ngayon ni Marjorie, si anak na Pakistani. Itong kapatid ni Marjorie, kasama ni nanay, eh gustong pag-ayusin na lang. Bakit ayaw ni nanay doon sa Pakistani? Yan tanong. Nay Linda, magandang hapon. Sir, idol. Ayaw niyo po sa kinakasamang Pakistani ng anak niyo si Marjorie? Opo. Okay, una nay, ang anak niyo ay 35 years old na. Pangalawa, bakit pa kayo tumututol? Hindi, idol. Anong gusto ko lang, makausap yung anak ko, kaya umalis sila, walang paalam. Tapos, umpisa pinalayas niya ako sa bahay niya. And then, pagpunta ko sa kanila, nadalhan kong pagkain yung anak niya. Sinirado nilang bahay, hindi nila ako kinausap, hindi nila ako hinarap. Okay. Tapos, yung Pakistano yon ang nagaharap sa amin, hindi naman siya. O di mabait po yung Pakistani kasi kinakausap po kayo. Hindi niya kami kinakausap kasi gusto ko lang sana mag-usap kami, pero sabi niya masamang pakiramdam niya palagi. Okay. Pero hindi po kayo tutol sa samahan ng anak niyo at ng kanyang kinakasama ngayong Pakistani, Nay? Dati hindi, pero pag may nakita ako parang diferensya sa bahay nila, parang kinukontrol siya ng lalaki. Nga si Marjorie naman nagpakain, siya naman nagatrabaho, yung lalaki walang trabaho. Michelle, magandang hapon. Pardon. So, totoo ba si nanay ayaw niya dito kay Pakistani kasi kinukontrol yung kapatid niyo? Na-witness niyo ba yun? Una po, idol, hindi si mama talaga tutol kasi pag nagpadala pa nga si mama ng pera sa kanila dito, pag nagre-request si Marjorie na makulang po yung sahod ko po mga next week pa, kulang po kami, wala kami pang kain, pambili ng ganito. Nagpapadala pa po si mama sa kanila, kaya alam pong hindi tutol si mama. Ah, okay. Nakapunta na dito si mama, nagstay si mama sa kanila ng for almost 2 weeks na, which is hindi naman si mama sa loob ng bahay nila pinatira, kung di doon lang po sa terrace lang si mama natutulog. Kasi ayaw daw ng Pakistani kasi si mama daw may ubo, may baka daw may bakterya. Oh, shoot. Nandiri pa itong si Pakistani. Okay. Ang mama ko po kasi hindi nag-o-open, idol. Pati nung mga perang pinapadala niya kay Marjorie na ginagastos niya doon sa Pakistani, hindi nag-o-open ang mama ko. Tinatago niya sa aming mga kapatid na mga anak niya dito na siya pala ang nagpo-provide ng mga needs na kulang ni Marjorie doon sa ginagastos niya sa Pakistani. Sa akin kasi okay lang kasi nakikita ko naman na may sahod siya, maganda ang sahod niya. Sa akin sila kumukuha ng pagkain sa kantin, which is binabayaran niya naman tuwing sahod niya. Yun okay. Nga lang, hindi ko naman alam na si mama pala napiperwisyo doon sa probinsya, nakakapangutang padala sa kanya. Kasi tinatago din ng mama ko eh, yung ayaw niya kasi na malaman namin. Sabi ko, bakit kulang na kulang yung perang anaki ng sahod niya? May incentive ka pa, may 30 mil ka pang tinatanggap buwan tuwing kinsenas katapos ng 15-15. Bakit sobrang kulang? Ngayon si mama, sa hindi sinasadya na pagkakataon na delayed yung uwi niya sa probinsya, gawa nga ng kulang sa requirements, sa swab, kailangan pa ng swab, nakastay si mama sa kanya. Doon ni mama nasaksihan na kahit sobrang sakit ng ulo niya na, masakit na yung puyat pa siya sa call center nga, work from home, siya pang gumagawa ng gawaing bahay, paglalapap, lulutuan niya pa yung Pakistani, which is wala namang ginagawa kung di puro lang game sa computer. Oh, okay. Lahat lang po yan, sa mama ko lang po nakikita. Bakit po si mama kailangan na doon matutulog sa labas na sa may terrace. Sakit na nga, may lagnat, na okay. Hamugan, mapapasok yung hamog, laging... Siyempre, lalong sasama yung pakiramdam ng nanay ko. Paano magiging negative yung swab test ng mama ko at makauwi ng Iloilo kung doon pala nahamugan siya lagi. E di sabi ko kay mama, dito ka palang pala natutulog. Sabi niya, ako na lang ang umiiwas kasi ayaw nga nila na naubo-ubo ako doon sa labas. May bakterya daw, sabi ng sa loob. Ayaw ng Pakistani. Sabi ko, ba't hindi mo ino-open sa akin to? Dapat kinausap ko si Marjorie kasi okay naman kami. Sabi niya, wag na, mag-away-away lang, magkakagulo lang kayo. Okay, so anong sabi po ng kapatid niyo tuwing
kinakausap niyo siya tungkol sa isyung yan, ma'am? Hindi naman daw totoo kasi kagustuhan daw ni mama yung sa labas matutulog eh. Hindi niya nga sinasabi sa akin, idol, na pag kumakain sila, hindi nga niya inimbitahan yung nanay ko. Bibili pa ng nanay ko ng pagkain niya na personal eh. Hindi niya sinasabi din sa akin yan eh. So yung mama ninyo, nagbibigay ng pera, tumutulong po dito kay Marjorie at saka sa kanyang Pakistaning kinakasama. Sa kabila niya, hindi magandang pagtrato. Pinapatulog sa labas at hindi inimbitahan pag kumakain. Yes po. Magandang hapon po, Ma'am Marjorie. Sir Rocky, magandang hapon po. Okay, kumontak po sa amin yung madre niyo at sa kapatid niyo at gusto po nila makipag-ayos daw po sa inyo kung ano man problema ninyo, baka kaya po namin kayo pag-ayusin. Pero bago namin kayo pag-ayusin, siguro alamin natin kung ano ba talagang punot dulo ng problema. Sa side niyo naman po, ma'am, para sa inyong side. Actually, Sir Rocky, I don't have any, wala po akong sama ng loob. May sama ng loob ako, oo. Sa ginawa po nila sa akin. Pero naiintindihan ko po bilang magulang, kasi naging ina din po ako. So naiintindihan ko po na protected lang po sila sa akin. Pero sobra-sobra na po kasi yung pamilyalam. At saka po, yung naranasan po naming harassment sa kanila at panlalait na hindi ko naranasan sa asawa po, I need to let go po sa kanila kasi nasisira po ako sa mga kapitbahay, nasisira din po pati pagkatao ko kasi although family kami, pag nanggaling po kasi sa pamilya, sa bibig ng pamilya, isipin ng iba, tama po. Kaya para healthy na lang po lahat, mas mamahalin ko na lang po sila nang malayo sa akin. So sabi niyo pakikialam, anong klase pakikialam po halimbawa, Ma'am Marjorie, yung ginagawa po ng madre niyo sa inyo? Actually po, yung mama ko po kasi masyado siyang, kahit wala naman kung ginagawang masama sa kanya, minumura niya po, tapos pati sa pagkain namin, she's trying to say po na yung asawa ko po, parang ako lang daw po yung bumubuhay, parang ganun po, which is not true at all, dahil hindi po siya nakakaintindi ng English, kahit nag-uusap kami ng asawa ko, kumakain, nagtatawanan, nanonood ng TV, sinisigawan niya na maingay, binabastos niya, pero yung husband ko po, never po pong nirelay sa kanya lahat ng masasamang salita ng pamilya ko, kasi gusto ko pa rin po na ma-feel niya na walang problema sa pamilya ko against sa kanya. Yung pagtulog po sa labas for 2 weeks, actually po, magtutumas na po siya sa amin. Sa kwarto po siya namin, binilhan po siya namin ng sofa, pinapatulog sa kwarto. Just that for 2 weeks, siya po ang may gusto na may higa sa labas dahil daw po inuupo siya. At nahihirapan daw po siyang tumayo sa gabi para pumunta sa CR at magdura. Pinipilit ko po kahit 3 a.m. lumalabas ako para pinipilit siyang pumasok. Sabi niya, nahihirapan daw po siya sa pagdudura niya pag inuupo siya. So, never ko po siyang inalaw sa labas na matulog. Second thing po, yung pagkain po namin, halos sabay po kami lagi kumakain. Siya po yung ayaw makisabay sa pagkain. Nakakagawa po siya ng gusto niyang pagkain, anytime po open sa bahay. Inside mo, puro sinungaling. Umpisa pagdating ko dyan, hindi tayo nagsama sa pagkain. Talaga yun, totoo yun. Huwag mo naman si mama masamain sa harap ng mga tao. Umpisa pagdating ko dyan, tayo nagsama sa pagkain. Sama ko dyan, anak mo lang. Nanay mo, ano mo sa harap ng... Pinalabas ko lang na hindi ako sa loob magtumulog. Kasi yung nag-aaway kayo ng Pakistan, hindi siya gusto nga mag-ubo ako dyan sa loob ng bahay nyo. Ako na lang nag-iwas. Huwag naman eh. Huwag mo naman kambihan ang lalaki. Kasi ako, nanay mo. Okay naman tayong dalawa eh. Huwag naman ganun na si mama ang pinalayasin. Pinalayas mo ako dahil sa lalaki. Okay. Naka-heart naman, Marjorie. Sa lahat kapitulong ni mama? Sa lahat na anak ko, ikaw ang tinulungan ko. Lahat na pera ko, sa imo ko pinadala. Kasi sabi mo, ginugutom ka. Hindi naman, kasi malaking sahod mo. Yung Pakistano mo ang pinakain mo sa lahat mo ng mga grocery na pinangumpra. Huwag ka naman magsinungaling eh. Mama mo, ito kaharap mo eh. Kaya kilala mo. Ayos kayo ni mama bago makauwi si mama. Kasi alam mo ba, tatlong gabi ako hindi nakakatulog kasi sa malapakaramdam ni mama. Kilala mo ako. Nagluluto pa kami sa binibenta ko dito. Maawa ka naman sa nanay mo. Kunti na lang ipapadala ko siya sa ambulance para sana at hindi na makahinga na maayos si mama sa ginawa mo. Bigla mo
ang pambamasahin niya pa at saka pambaswab din dala mo pa. Maawa ka naman sa iloy mo. Okay naman tayo ah. Nag-uusap naman tayo ng maayos. Bakit din block mo pa kami? Yung block mo kami. Pati ako block mo. Cellphone mo sa Facebook. Okay. Odette, pwede ba natin makausap yung Pakistani, si Mr. Sinon Sean Khan? Okay, nasa work. Eh, may trabaho daw po pala, Nay. Wala po, Idol. Walang trabaho yan, Idol. Walang trabaho. Ang daming makasaksi na kapitbahay yan dito. Walang trabaho yan. Puro games lang yan sa computer. Tsaka overstay na yan dito sa Pilipinas, Idol. Overstay niya siya? Yes po. May anak ba sila? May anak po sila niya, no? Ni Marjorie? Wala po. Si Bibi po, anak lang ni Marjorie. Sa mama ko po lumaki yan. Okay. Dahil kasi, lang po sa Pakistani niya yung idol, nasa bar ko yung asawa niya, hiniwalayan niya. Pwede ko kayo mag-iwan ng mga cellphone number ninyo doon po sa gusto mag-participate. Kasi po, kukuha po kami ng opinion ninyo. Tutulungan ko ba si nanay para ma-deport itong Pakistani o papabayaan ko na lang maayos itong problema ni nanay at saka nitong si anak. Kaso si anak, mukhang ayaw makipag-ayos, binabaan kami ng telepono. At ngayon, alam naman na ninyo lahat na overstay na si Pakistani. Si Marjorie, nagbaba ng telepono. So, it seems to me na parang nagsasabi ng totoo si nanay. Kasi nung si nanay na magsalita, biglang binabaan tayo ni Marjorie. So, maaaring lahat ng sinasabi ni nanay ay totoo. Kahit anong ginagawa nila, tinago ko pa. Tapos kung may pera ako, sila walang pera. Ako pang hiningian ng pangbili ng sigarilyo para makasigarilyo sila. Sila, ibig sabihin parang sila ninigarilyo. Sabi ni Nicole Cayago, sabi yes, deport. Joanne, Kiskinsa yes, ng Imus, Cavite. Miss Joanne, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, Idol. Ano pong inyo pong opinion? Deport o pabayanan natin tong si Marjorie? Deport po yan, sir. Napakawalang yan yung mga Pakistani. Pagpapalit ang ina po, isa lang ang ina, pero ang asawa pwede pang pumanap ng iba. May asawa na nga siya dati, naghanap pa siya, Pakistani pa. Diyos ko, alam niyo sir, nagsabaw po ako sa Saudi, yung mga Pakistani na yan. Hindi naman po lahat, pero hindi po talaga maganda mga ugali niyan. Piling-pili lang po yung mapipili niyo na maganda ugali. Tsaka mas mahirap pa sa atin yan, kwakwantahan lang siya niyan. Ang ina, isa lang po yan. Hindi niya dapat yan ipagpalit. So meron tayong isa, si Ma'am Joanne, papadeport na lang. Total overstaying naman. So, hindi naman tayo ipapadeport dahil siya ay okay yung kanyang visa, okay yung kanyang work permit. Hindi yon. Kasi overstaying na. Kasi pag overstaying, dapat naman talaga umalis na. Mr. Bert Pabala ng Sorsogon. Malayo na ito, Sorsogon to. Sir Bert, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Ano po opinion niyo, Sir Bert? Ipadeport na yung Pakistani na yan. Walang iya yan. Bakit, sir? Ang mga ugali niyan, talagang hindi karapat-dapat dito sa Pilipinas. Okay, so mas naniniwala po kay kinanay? Opo. Okay, salamat po Sir Bert. Salamat din, Idol. Okay naman, punta tayo sa Tayabas, Quezon, si Ma'am Laila Rehensya. Ma'am Laila, magandang hapon. Hello po, hello po. Magandang hapon po. Ma'am, ano pong inyong opinion? Ano po, deport na lang po. Bakit kasi po? Kasi po, ay totoo po ang sinasabi ni nanay, kasi po isa lang nanay. Hindi po magpapahamak yun sa mga anak niya. Ba't naiyak po kayo, ma'am? Siyempre po, nararamdaman ko po, nararamdaman ng isang magulang po. So para po sa inyo, ipadeport na lang itong overstaying na Pakistani at para makatulong na rin tayo sa kay nanay na matagal ng masama ng loob. Okay, salamat po, Ma'am Laila. Miss Ami Pangan ng Tarlac City. Miss Ami. Po. Ano pong opinion niyo, Ma'am Ami? Sir, kailangan pong i-deport yan. At saka, sir, di ba, lalaki lang po yan. Ang pamilya mo, kahit ano gawin mo po, pamilya mo pa rin yan. Sila pa rin at sila pa rin po ang tatakbuhan bandang huli. Okay. Sige. Ibig sabihin, lalaki lang yan. Maraming lalaki. Opo. Marami po lalaki, sir, kung sa marami. Ang pamilya, sir, iisa lang yan. At ang nanay mo, iisa lang din yan. Hindi okay. Na mapapalitan kahit na anong mangyari. Okay. Very good. Maraming salamat po, Ma'am Ami. Magandang salamat po. Hapon po. So far, walang kumangkampi ata doon sa Pakistani. Lahat ata maging dito sa mga comment section natin. Puro palayasin, deport, deport. Sabi ni Elizabeth Balonsong, deport. Sabi ni Marilina Santos, deport. Palayasin ang Pakistani at saka nanay talaga priority.
Sige, si Jemilin Manlapas. Saan, taga saan si Ma'am Jemilin? Saan lugar, Odet? Pakitype nyo. Ma'am Jemilin, magandang hapon. Po. Taga saan po kay Ma'am Jemilin? Agusan, malayo-layo. Sige. Ma'am Jemilin, ano pong opinion nyo, ma'am? Pa-deport na po yan. Bakit po at pa-deport? Ang sama ng ugali, hindi pwedeng palitan yung ina. So, kanino po kayo naniniwala? Doon sa sinasabi ng anak na si Marjorie o dito po kay nanay? Narinig mo naman po both sides. Nanay po. From Agusan, maraming salamat po, Ma'am Jemilin. Dalawa na lamang. Si Zane Doton Zamboanga naman, Del Norte. Ma'am Zane. Yes, sir, happy. Ma'am, magandang hapon. Ano po opinion nyo? Opinion ko po is deport po siya not because against ako sa pagmamahala nila. It's because nasa rules po kasi yun. Pag overstaying, dapat deport na po siya. Aba, magaling to si Zaina. Okay yung kanyang tirada. Okay, parang walang personalan. Walang kinalaman sa relasyon nila. Kundi kung ano yung nasa batas natin, overstaying ka na, ma-deport ka na dapat. Okay din ah. Opo. Tsaka po, sir, you should never turn down on your family kasi in the end po, sila po yung tutulong at malalapitan mo. Correct. Family is forever. Ay, sarapi, Aydar. Magandang hapon po, ma'am. Napakaganda po yung sinabi niya po, ma'am. Thank you po, ma'am. Sa kanya, more on the legal aspect, not on the relationship of the two. Kasi overstaying ka na, nasa batas natin, kailangan umalis ka na. Maganda yung sagot niya. Siya yung pinaka may magandang sagot. Okay. At tuloy-tuloy ang pasok ng mga netizens comments na gusto talang ma-deport. Well then, kung ganon, tawag mo ulit si Ma'am Marjorie. Then, ang gagawin natin po, tatawag natin yung immigration, ibibigay natin yung address nila Marjorie at pupuntahan niya na issue ng mission order at ma-deport po ito, itong Pakistani, kung totoong overstaying. Okay, Ma'am Michelle, bakit yun po nasabing overstaying? Kasi sir, 3 years na yan dito, wala naman siyang legal wife, wala naman siya dito trabaho, eh nakastay siya ng ganun po katagal. So pumunta siya dito as a tourist? Bilang turista, so, pumunta siya dito? Tapos hindi po siya nauwi doon mismo sa kanila, hanggang Singapore lang po siya, doon lang po siya sila nakita-kita ng nanay niya or kapatid niya. Okay, so Singapore, after mag-Singapore, balik naman po siya dito sa Pinas. Ma'am, 4 years na straight siya rito na hindi umaalis ng bansa? Yes po. Okay. 4 years or 3 years. Nag-around po dyan sa 4 to 3 years. Okay. Paano po sila nag-meet ng kapatid ninyo? Sa Badu apps po. Parang apps po siya. Parang WhatsApp, ganyan. Okay. Sige. Deport, sabi ni Des Greniel. Deport, sabi ni Ban Gameplay. Okay. At merong isa. Aba, si Carmi. Basahin mo naman, sabi ni Carmi. May mga magulang talaga mahilig makialam sa anak kahit may pamilya na. Galing po kay Carmi Almine. Wala pang pamilya si Ma'am Marjorie. Okay, at least may isa na kumakampi naman dito kay Marjorie. Ganito po gagawin natin, Naya na po, Ma'am Michelle. Ito pong information na binigay nyo, sinulat na ni Odette, ibibigay po namin sa immigration para imbestigahan nila, and then ibibigay nyo po sa amin yung address off-air, yung address po nila para bibisitahin po ng immigration. Agents po ng immigration para mag-imbestiga. Isa na lang daw po request sabi ng mama ko. Opo, ma'am. Yung ano niya po daw kasi, yung pang-swab at pang-masahe pa uwi po, dala po ni Marjorie yun. Kasing usapan daw nila, pagka umaga, ipibigay dito kay mama para pang-swab na at makauwi ng probinsya. Hindi po siya sumipot sa barangay na sabi niya dito kami magharap. Hindi niya po binigay yung pera ni mama. Sino po hindi nabigyan ng pera? Pakistani? Marjorie po. Ah, si Marjorie. Okay. Yes po. Kaya nagbebenta po ako ng mga canteen equipment namin kasi para okay. Sabi ko, wag mo na habulin yung pera dun kay Marjorie. Pag nabenta to yung mga canteen equipment ko, ako na maghahatid sa'yo sa probinsya. Wag yung problema yung pera. Ako nang bahala dun sa pera, Nay. Okay? Yung nawala sa inyo. Papalitan ko na lang yun. Salamat po, idol. Opo. Opo. Sir, pamasahin lang idol. Daw po. Walang problema po, pamasahin. Libre na daw po kasi ang swab po daw po kayo. Ngayon, wala na daw po swab ngayon na idol eh. Kaya pamasahin na lang daw. Sige, ma'am. Ako nang bahala. Kahit na may swab po, ako nang bahala. Pamasahin. Saan po kayo uwi, Nay? Sa Iloilo, probinsya. Okay, sige po. Akong bahala, Nay. Papamasahin ko kayo, okay? At lahat pa ng mga requirements ipapalab ko. Sabi ni Michael, wala na ulol na yan sa Pakistani. Sabi naman ni Mark Laudy, deport yan. Idol, okay. Sige po, Nay. Huwag niyo ibabang telepono. Lahat po na information kukunin namin para matawag na po namin sa immigration at saka yung kailangan niyo po, Nay, bibigay po namin. Ano po? Yung para kayo po yung makauwi. Salamat po, Nay. Anong
mensahe ko sa kanya na sana magharap kami dahil niyang apo ko. Nagpakaawa ako sa kanya. Teka muna, teka muna, teka muna. Ma'am, apo niya kay Pakistani o apo niya sa hindi, previous marriage? Hindi, sa anak, sa tatay. Ibang lalaki. Ang mama ko po nagpalaki niyan. Ah, idol, okay, mama sige, ko sige. Nagpakahirap niyan eh. Alright, sige po. Sa ibang previous relationship. Go ahead po, Nine. Gusto ko lang, bago ako muwi, makita ko sila, nagmalaman kung saan sila nakatira. Parang kalooban ko. Tapos, ihingi ko sa kanya nga baka magbalik na ang trabaho niya nga hindi na work from home. Wala naman sa asang iwanan ng anak niya. Kung pwede, ipadala niya na lang sa akin ulit sa probinsya para maalagaan ko ng maayos. Okay. Kawawa kasi ang bata idol eh. Kasi naguhubot-hubad dyan ng Pakistani sa loob ng bahay. Ang dami nakasaksi niya na kapitbahay niyan. Babae po anak ni Marjorie? Babae naman. Ilan taon po? 7. Naku po, delikado. Tapos nagubot-tubad itong si Pakistani sa harap ng stepdaughter niya? Hindi naman sa harap. Paglabas niya po ng CR, hindi po yan nagtatawel. Diretso, hubot-hubad po yan. Wala, hindi po siya tumagat. Oh, God, man. Mali. Eh, kailangan talagang mapadeport na to, ora mismo. Sige po. May patuloy po yan. Lalo po ako maingan nyo na ipapadeport to ASAP, kung ganun po. Okay, delikado po itong bata, kung ganun. Nalalagay sa panganib yung sitwasyon, kung totoo. Sige po, Nay. Huwag nyo ibang telepono, kunin pa namin yung mga additional information para mumpisa ng proseso. Salamat po, Nay. Salamat, idol. Magandang po. At para kay Marjorie, kung gusto nyo magsalita ulit, kasi binabaan nyo kami, pero ring ng ring na lang po ang telepono yung mga Marjorie. Open pa rin po yung mga linya namin para kayo po'y kausapin at magbigay ng inyong panig. Salamat po.